I think we should move forward and really test it, because how do we live with COVID if even the vaccinated will not be allowed movement? No? Isa si Go Negosyo founder at presidential advisor for entrepreneurship, Joey Concepcion, sa mga nagsusulong na luwagan ang paggalaw ng mga bakunado sa mga lugar sa bansa na mataas ang bilang ng mga bakunado gaya ng NCR. Bagamat hindi anya masisiguro na hindi sila tatamaan ng COVID-19, pero malaki ang tsansa naman na hindi sila maospital. Ang Metro Manila Council ay pabor din dito at naglabas na sila ng resolusyon para hikayatin ng Interagency Task Force. Pero hindi naman anila ito nangangahulugan ng pag-aabandona sa pagsunod pa rin sa mga health and safety protocol kaugnay sa pag-iingat na magkaroon ng hawahan sa COVID-19. It means that we are one with the call of Mr. Concepcion or even of the businessmen, of course, to urge IATF to consider the easing of the guidelines. However, it is subject to the study of interdisciplinary. Isa ang dami ng mga nababakunahan sa NCR sa basehan ng mga nagsusulong ito, kung saan mahigit sa 50% ang fully vaccinated na, habang mahigit sa 80% naman kung isasama ang naka-first dose. Ayon naman kay DILG Secretary Eduardo Anyo, pinag-aaralan pa nila kung ipatutupad ito at hindi magdudulot ng diskriminasyon sa mga hindi bakunado. Pero kung siya lamang anya ang tatanungin, in Metro Manila, I will give my own honest opinion. With a high percentage of vaccination, it's about time to really give some additional privilege to the vaccinated, and also to encourage people to get vaccinated. Sa ngayon ay inaayos pa ng IATF ang guidelines sa ipatutupad na bagong quarantine restrictions na may mga alert level. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.